Hello mga mami, share ko lang sa inyo ang aking pumping routine. So bago ako pumasok sa trabaho ay nagpapadede muna ako while pumping on the other side. So ito yung aking nakolek na milk sa kabila kong boobs. So thank you nga pala Mami Jack Casta dun sa comment mo, dun sa video mo na nakita ko kung paano mas mapadali mag-transfer ng milk. So kailangan pala tanggalin muna yung membrane para mas madali siya ilipat. Thank you Mami! So may natira pa na konting milk, nilagay ko sa isa pang bottle kasi sayang naman kung itatapon, di ba? So ito yung mga nakolek ko na milk ngayon bago ako pumasok at inilalagay ko siya sa aking mini rep. Ang aking mini rep ay para lang talaga sa aking milk. Yan, lalagay ko muna siya dyan, saka naman ako papasok sa trabaho. Yan, bago ako pumasok sa trabaho, syempre dala-dala ko ang aking insulated bag. 30 minutes yung biyahe ko papunta sa trabaho. Hindi ko na fully charge yung battery ko kagabi, kaya charge ko siya habang nasa biyahe ako para mamaya ay ready ko na ulit siyang gamitin. At pagdating ko ay nagpa-pump ulit ako bago magsimula ang aking duty. Basta may extra time ako kahit mga 10 to 15 minutes lang kasi kailangan ko talagang ma-drain yung boobs ko dahil after 5 hours na ulit ako makakapag-pump mamaya. So nilalagay ko na ang aking pump. Ganyan siya kalaki kapag ka nailagay mo si Yohada Ins Gen 2. Hindi naman siya sobrang laki. Yan, ganyan. At habang ako ay nagpa-pump ay nag-aayos na rin ako ng aking buhok. Ayan, nagtitirintas para alam nyo na hindi masayang yung ating oras. Para mamaya ay isusuot ko na lang yung aking uniform. At after 15 minutes na pagpa-pump, ito na ulit yung aking na-collect na milk. Yan. Kapag ka nailagay ko na yung aking milk dun sa bottle, ay pinupunasan ko lang yung aking pang-pump. Hindi ko na siya hinuhugasan kasi wala na talaga akong time na hugasan pa. Pinupunasan ko na lang siya ng malinis na tissue. Saka ako binabalik sa aking insulated bag na merong kasama na ice pack para hindi masira yung tira-tira na milk dun sa loob. So yan yung aking na-pump ngayon. Sa loob ng 15 minutes, yan yung aking na-pump. At yan, nilalagay ko siya sa aking bag. At after 5 hours, break time na. Kaya pump ulit tayo mga mamis. Huwag nating kalimutan na maghugas muna ng kamay bago tayo magsimula mag-pump.
Ito yung mga milk na nakukuha ko, mga mamis, kapag ka nasa trabaho ako. Pero konti pa lang to, kasi yung after 5 hours na hindi ka nagpump, sobrang dami ko pa rin talaga na makukuha nun. Marami pa talagang natitira, hindi pa rin talaga nadidrain yung boobs ko nun. Pero dahil nga medyo may kahirapan sa aking trabaho at 30 minutes lang meron ako, kaya ito lang yung nakukuha ko. Nakauwi na ako at ilalagay ko na ang aking milk sa aking ref ulit. Hindi ko na siya nilalagyan ng date, mga mamis, kasi tanda ko naman kung kailan ko siya inilagay. Nilalagyan ko lang siya ng date kapag tinatransfer ko na siya sa aking storage milk bag. Basta inuuna ko lang kung ano yung unang naipump ko. Yun yung inuuna ko para yun yung unang gagamitin ko. Then yung aking ice pack, ilalagay ko ulit siya sa aking freezer. Para bukas, ready ko na ulit siyang gamitin. At ang aking pump naman ay gagamitin ko pa to sa aking last session. Kasi dahil kasama ko na si baby, kaya unlilatch na siya hanggang umaga. Ang mga mami, dahil pagod pa tayo sa trabaho, rest muna tayo at least 20 to 30 minutes bago tayo magpump ulit. At habang nagpa-pump, nag-aayos naman ako ng mga gamit ni Jello para bukas ulit na gagamitin niya. Ito yung kagandahan sa wearable breast pump, mga mamis. Marami kang magagawa. Yan yung mga milk na naiipon ko sa buong araw na hindi ko kasama si baby. Ito yung mga napapump ko, mga mamis. Then saka ko naman i-charge ang aking battery at saka ko huhugasan ang mga bottle at yung pump na nagamit ko sa buong araw. So thank you for watching, mga mamis. See you on my next video.